10:30 na, live tambayan na. Hello mga katambay, welcome back to my YouTube channel and welcome back dito sa ating panibagong MeWord live update. Dito lang yan sa MeWord Live Tambayan. Sige nga mga katambay, muli nga tayo nagbabalik para sa panibagong MeWord Live Update dito sa MeWord Live Tambayan. Sa gabing kiligan at tawanan na naman ang inyong matutunghayan dito sa ating MeWord Live Tambayan. Sige nga mga katambay, kung gusto niyo malaman yung mga latest update sa mga naging ganap, and as I promise mga katambay, ano nga ba ang ating pagpapatuloy sa ating diting kwento sa Dear Sir C? Malalaman natin mamaya yan mga katambay. So, yan ang inyong patatututan. Pakatutukan. So, yan again, welcome back dito sa ating MeWord Live Tambayan. So, yan, bago tayo magsimula, gusto mo nang batiin ang ating mga MeWord Team Pinas, ang ating mga MeWord Team Abroad, at syempre, sa lahat na mumuo sa ating MeWord fandom, ayan po, magandang gabi po sa inyo lahat. At sana okay kayo, nasa magandang kalagayan kayo ngayon. Masaya ang puso nyo, physically, mentally, okay kayo. So, alam ko, ready na kayo dahil ilang araw nga ito na ipagpatuloy dahil nga may mga busy lang this past few days. So, wala na maraming chance at mga katambay. Magsisimula na tayo dito sa ating MeWord Live Tambayan sa aking pagbabalik. So, ayan. Wait lang. Ano ba? Sobrang init ngayon. Sobrang grabing init ngayon mga katambay. As in, kakaligo mo lang, talagang, ayan lang yan. Hindi ko naayos kagabi. Sorry naman. Ayan, isin natin, live na live talaga, oh. Diyos ko po naman. Grabe. So, ayan. So, wait lang. So, sobrang init talaga. At as in, kakaligo mo pa lang, at naglalagkit ka na kagad. So, kailangan talaga maligo ka dalawang beses ang araw pagkagising mo at bago maligo. Kaya, ang swerte-swerte ng mga nasa ibang bansa kasi malamig. So, pero may, ano din naman, may pros and cons din naman, di ba? Pag malamig, talagang nakakaano rin talaga pag malamig, di ba? So, dapat yung sakto lang yung panahon, di ba? So, mga katay, bago tayo magpatuloy sa ating dami kong ebas. So, mga katawin, bago tayo magpatuloy sa ating Dear Sir C, sa ating kwento. So, hindi ito liha mga katamba. Ito ay kwento ni Ming. So, ito na mga katamba. So, meron tayong quick update from Edward Barber. So, as of now, walang update si Mayme Entrata. So, kay Edward Barber muna tayo. So, ito, IG stories ito ni Bea Jellycax. At nandiyan po si Edward Barber. Ayan. Kasama ang kanyang mga ka-churchmate. Ayan. Ang sarap naman. Fruit salad. Ayun o. Ayan o. Ang mahal daw. Nasa 290. It's too expensive. Diba? Kasi.
mahal talaga ang fruits ngayon, mga katambay. Ito pa, mga katambay. So, ibinahagi nga rin ni Trish Terrado na, ayan, kasama si Edward. Hi, yan daw ang reaction ni Edward. Dahil birthday ata nito. Happy, happy birthday, Superstar. I love you. Thank you for the heart that you have for everyone around you. The way you're so intentional and really authentic. I'm grateful I get to learn from someone as amazing as you. Have a great day. Pau Pau. Ah! Ito si Pau Pau. Ito si Pauline Habijan. Alright. So, kaarawan pala niya. So, ayan. So, hindi pa nagpapalit ng cellphone si Edward, ha? In fairness kay Edward Barber. No? Hindi siya, ano? Itong batang to, hindi siya katulad ng iba na kailangan updated, di ba? Hindi siya materialistic. At tulad nga sinasabi ko, mga katambay, kung alam nyo lang, di ba? Kung alam nyo lang sana. Ay, nako. Kung pwede lang talaga ikawento. Charot lang! Charot lang! Ay, wait, may nag-chat. Diyos ko. Oh my God. So, ay! Update na tayo. So, ayun na pa, mga katambay. Last na ba? Ayan. So, video pa rin ito from Trish Terrado. So, as usual, dyan si Edward kasama kanya mga ka-churchmate. Ayan. Ito ulitin natin, mga katambay. Ayan. So, para may parlor game sila sa kanilang church. So, ayan, mga katambay, yan ang ating payak at medyo masasabi natin quite update ngayong gabi dahil wala masyadong update, di ba? Pero pag may update naman, ay talagang nag-update naman ako time to time at di ko naman kayo pinapabayaan. So, ito na ang inyong pinakaabangan, mga katambay, ang pagpapatuloy sa ating biting kwento sa Dear Sir C sa aking pagbabalik. Dear Sir C. 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 So, welcome back dito sa ating Dear Sir C. So, alam ko, talagang inabangan nyo to, mga katambay, dahil talagang, alam niyo, mga katambay, usap-usapan nga talaga na ang di umano na may magbabalik at talagang may napipintong, Diyos ko, may napipintong balikan ba? Dahil nga, itong punong guro nila, baby girl at baby boy, ay pinaghiwalay muna for a while. Ayan na, for a while. So, pinili nga ni baby girl na hindi siya kukuha. Basta, wala siyang kapartner. Ayaw niya muna, di ba? Okay lang na ipaghiwalay sila, pero okay lang na hindi siya kasama. Hindi kasama yung si baby boy, basta walang ipapare sa kanya, di ba? So, and we expect na itong si baby girl ay talagang risky pagdating sa mga desisyon. At nagulat nga ang kanilang principal, di ba? Na iba ang naging kasagutan ni baby girl. So, ang katanungan nga, mga katambay, ang napipintong balikan ay mangyayari na nga ba? Tatanggapin nga ba? Yan nga ang tanong. Tatanggapin nga ba ni baby boy ang inoffer ng kanilang punong guro, mga katambay? At eto nga ang chismis. Sobrang kinagulat nga ng punong guro or ng principal sa school nila, baby girl at baby boy, na hindi niya ina-expect yung magiging sagot ni baby boy. Kasi, di ba, alam naman natin na eto nga si baby boy pagdating sa mga ganyan, di ba? So, alam nyo ba ang naging kasagutan ni baby boy? Gusto nyo na ba malaman? So, eto na. Hindi ko na kayo bibitinin dahil
kumapit kayo sa inyong kinaupuan. Kumapit kayo sa inyong kinaupuan dahil ang napipintong balikan dahil may parang ang itong transferee, may transferee na babalik sa dating school, which is yung sa school nila, baby boy at baby girl. OMG. Alam nyo ba ang naging kasagutan ni baby boy? Dahil ang naging kasagutan ni baby boy at kinagulat ng kanilang punong guro ay mag-i-stick pa rin talaga siya kung ano yung desisyon niya nung una. Oh, di ba? Dahil nga medyo nagulat, talagang hindi niya ina-expect ng punong guro, kasi alam naman natin nangyayari mga spekulasyon, mga rumors, di ba? So akala ng punong guro ay may changes na mangyayari at magte-take na rin ng risk itong si baby boy at open na rin sa mga bagay-bagay. So, ikinag-uundat nga dahil expected or in-expect nga niya na kukunin niya na yon o pwede na siya makasama kung kani-kanino dahil nga wala na, di ba? Wala na masyado or medyo pinaghiwalay muna sila pansamantala. So, yan muna ang ating biting kwento sa ating Dear Cersei. Dear Cersei. Dear Cersei. Dear Cersei. So, yung mga katambay, maraming salamat po sa mga nakitutok at sa mga nakitambay ngayong gabi dito sa ating MeWord Live update dito sa MeWord Live Tambayan. So, alamin nga natin bukas, mga katambay, ang panibagong kwento or pagpapatuloy. Ano kaya ang mangyayari sa napipintong sa may magbabalik eskwela, may magbabalik para magta-transfer at talagang parang, di ba, sa isang story, may mga kontrabida talaga. So, yan ang ating pagpapatuloy. Ating abangan dito sa ating Dear Cersei. At ay mga katambay, maraming salamat po. At see you po ulit bukas para yung bagong MeWord Live update. Ito lang yan sa MeWord Live Tambayan. Bye guys. See you my next one. God bless us all. Bye! You can be the best.